pong ito, pag-usapan po natin ang mga pinakabagong update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Well, kahapon nga po ay pinagdiriwang natin yung ating araw na kalayaan. Pero gusto ko lang i-congratulate yung mga organizers dahil napakaraming aktibidad. Totoo. At lahat ng ito ay naging matagumpay sa pag-alala, no, sa mga nagawa ng ating mga bayaning Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay tiniyak na patuloy na ipagtatanggol po ang ating bansa at ipagpapatuloy ang laban para sa kalayaan. Sa kanya nga mong sinabi sa talumpati niya, sa araw ng kalayaan, kanyang tiniyak na patuloy na ipagtatanggol ang bansa. At ayon po sa Pangulo, ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan, kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Pero yung pinaka tumatak sa atin sa sinabi ng ating Pangulo kahapon, Dayan, yung sinabi niyang ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita sa bawat Pilipinong lumalaban ng patas. Nagbalik tanong nga po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa mayamang kasaysayan po ng bansa. Ang kung paano po nagsakripisyo yung ating mga bayani para matamasa po natin ang kalayaan na mayroon po tayo ngayon. At sabi nga ng Pangulo, itong kalayaang ito, dapat ay hindi po yan pinapabayaan bagkus yan po ay ating patuloy na inaalagaan at ipinaglalaban. And in today's context, ano, na kung saan may mga sumusubok sa soberanya ng ating Pilipinas dahil nga sa isyu ng teritoryo, ay hindi po magpapatinag dyan ang mga Pilipino. At yan mga kababayan, yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating pag-uusapan patungkol sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President on the Go.